kapag nag-crave talaga ako sa pagkain, luto na agad yan, wala nang patumpik-tumpik pa. At ayan na nga, prepare ng aking mga gagamitin. Wala nga pala akong giniling kaya skinless longganisa lang meron sa aking ref. At ayan, dinurup-durup ko na lang. Tapos hotdog na may cheese, bawang at sibuyas. Ganyan lang kasimple talaga ang aking ingredients. At meron nga tayong ilalagay dito mamaya na pampalasa na talaga makukuha natin yung Jollibee style. At yun lang pala ang sekreto. At umpisa na natin paggigisa. Ilagay lang natin dito yung bawang at sibuyas. Hindi lang natin mag-caramelize yan. Tapos lalagyan na rin natin yung aking skinless longganisa. Kung meron kayong giniling mas maganda, pero ito kasi mas maganda para sa akin kasi mas mabango siya at mas malasa na siya. Ang bango-bango niya kasi ng longganisa na siya, diba? Tapos ayan, ilagay ko na nga din yung hotdog at dahil madali lang malutong hotdog, saglit ko lang din na niluto, nilagay ko na rin aking tomato sauce. Sweet style nga pala yung nilagay ko na tomato sauce dito. Tapos nagdagdag pa ako ng konting ketchup. Yung ketchup pala nila dito sa Taiwan is sobrang asin talaga. Purong-puro talaga siya. So, tamang-tama lang talaga yung blend ng aking sauce. Tapos nagagay ko dito ng pampalasa, magic sarap, tapos asin, ganun lang. Tapos ito na nga, lalagay ko dito yung sekreto. Para daw makuha natin yung malang Jollibee na lasa. At yun lang pala dapat natin ilagay, yung pineapple juice. Ayan, meron nga pala ako dito unsweetened na inka na pineapple. Kung meron kayo dyan na sweetened or yung tang, pwede din yung sa pineapple juice para daw makuha natin yung lasa. Paglagay na nga dito ako ng melted cheese para hindi na ako maglalagay ng cheese mamaya. Sarap pala pag ganyan, lagay ako ng cutting sugar kasi nga unsweetened yung aking pineapple, baka maasin. So ayan, ayan, okay na yan. Sobrang dami kong sauce, konti lang noodles ko. Kaya nag-separate ako dito pang toppings ko mamaya. At dito ko na nga rin hinalo lahat dito kasi para mas masarap kapag ka hinalo mo na yung sauce at yung spaghetti noodles para manood talaga yung lasa. At sobrang napadami nga yung luto ko. Kakain nga ako ngayon tapos babaunin ko yung iba tapos papatikin ko rin sa mga kaibigan ko yung iba. O diba? Para at least maubos kasi mahirap na sa panahon ngayon, mainit, baka mabilis siya mapanis kapag ganito maasin talaga ang luto natin. So ayan, ganun lang pala kadali magluto ng mga Jollibee style na spaghetti. So perfecto sa mga mamshies na may mga kidos. Try nyo itong recipe na to, sigurado ako magugustuhan. Mapapadami talaga kain ng mga anak niyo. Sobrang sarap niya talaga. Hindi niyo na kailangan pumunta ng Jollibee. Ayan na, kain-kaya na natin gawin sa bahay. So tara, kain! Kinikilig nga ako dito dahil sobrang sarap lang talaga ng aking pagkaluto. Kuha ko ngayon mga Jollibee style. Tapag-tama talaga to sa akin kasi crave na talaga ako nito. Kapag nag-crave talaga ako sa pagkain, talagang alam mo yun, luto agad-agad. Wala nang patubik-tubik pa. Although hindi ko naman siya ultimate favorite talagang spaghetti. Pero ngayon talaga sobrang natuwa ako at kinikilig ako. Napadami nga yung kain ko dito. Sa sobrang dami kong nakain, sobrang kabusugan ko talaga. Parang ayoko nang pumasok sa trabaho. Bakit kaya ganun, no? Pagkabusog tayo, parang gusto na lang natin itulog. Kaya tayo nananaba eh, no? Tapos ayun na nga, nag-prepare na rin ako dito ng aking babaunin. Tapos yung iba, papatikin ko nga sa mga katabaw at kaibigan ko. So sana magustuhan nila, patulad ng pagkakagusto ko, na in love talaga ako. So yun lang, na-share ko lang. Thanks for watching. God bless all my for now.